Simulan na ho kaagad natin si Steve Ross. Nagbabalita at nagsiservisyo mula sa may Commonwealth Avenue. Steve, good morning, Steve! Good morning, kabayan. Nandito nga ako sa may northbound ng Commonwealth Avenue at kanatapos nga lang ng kilos protesta ng grupong bayan Southern Tagalog dito sa may Commonwealth Avenue na nagsimula kanina mag-alas 6 ng umaga. Sa ngayon, mag-alas 8 ng umaga, natapos na itong kilos protesta nila at kanatapos lang din sunugin itong FPG ni na US President Joe Biden, Chinese President Xi Jinping, Pangulong Marcos, Vice President Duterte, kabilang yung mga militar. Ito nga ay bahagi ng kanilang pagkilos ngayong ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa grupo, aabot sila sa halos 700 individual mula sa iba't ibang probinsya at papunta na sila ngayon doon sa may UP Diliman para magpahinga at mamayang alauna ng hapon, itutuloy nila itong kilos protesta nila at sasalib sila sa ibang grupo para sa malawakang pagkilos. Sa lagay naman ng trapiko dito sa may Commonwealth Avenue, masigip-sigip na ang daloy ng trapiko, particular sa northbound at southbound, pero may nakaantabay namang mga local traffic enforcers at pulisya para gumabay dito sa may sa mga motorista. Kabayan. Steve, sino-sino ang sinunog na FG? Sinunog kanina sina US President Joe Biden, President Chinese President President Xi Jinping, Pangulong Marcos at Vice President Duterte at pati yung mga militar sa may bandang baba ng FPG, kabayan. Militar, mga official na militar, you mean? Mga official na militar, ibig sabihin, ito yung pagtutol nila sa aksyon ng militar umano na illegal na panghuli sa kanila at inaabuso yung karapatang pantao ng mga nakikilos protesta, kabayan. But sinaba si Biden, hindi na nga tatakbo ngayong pagkapangulo ng Amerika. Ayun, sinama nga nila bilang pagkundi na rin sa patuloy na paghihipag-sapi ng Pilipinas sa US, sa Estados Unidos at pagpresensya ng militar sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito yung ginagawa nila pagkundi na, kabayan. Ayun, so maaga silang nagsunog ha. Dati-dati, pag yung mainit na yung paghahanda sa zona, saka sila nagsusunog. Ngayon maaga, no? Abo na, naging abo na. Yes, yes. Yes, kabayan, abo na ito. At sa ngayon, nililinis na ng grupo itong iniwan nilang mga, nagbistulang uling na yung mga karton na sinunog nila, kabayan. So, tapos, saan punta niya? Kabayan? Saan sila pupunta? Magpapahinga muna sila doon sa may UP Diliman. At mamayang alauna ng hapon, itutuloy nila yung malawakang kilos protesta nila, kabayan. Saan sila? Saan sila lugar na kadestino? Doon sa may UP Diliman, kabayan, doon sila banda magpapahinga. Doon na rin sila magsasagawa ng kanilang kilos protesta? Hindi, babalik sila dito mamaya sa may Commonwealth at mamayang alauna at mamaya. Alauna yun mamaya, kabayan, magbabalik sila dito sa Commonwealth para mag-kilos protesta. Pero sa ngayon, magpapahinga muna sila doon sa may UP Diliman. Saan sila pupunta dyan? Saan lugar sila sa Commonwealth mamaya? Dito lang sila particular sa may harap ng Commonwealth Home Depot sa may northbound ng south. Malapit sa Diliman Doctors, kabayan. Diliman Doctors Hospital? Yes, kabayan. Ayun, yung malapit. Hospital dyan. Oo, malapit-lapit na yun, Oo. At hindi sila mapapayagang makalampas doon. Hanggang dito lang sila sa may Commonwealth Home Depot, kabayan. Correct. Okay. Maraming salamat, Steve Ross. Nagbabalita at nagsiservisyo mula sa Commonwealth Avenue. Kabayan! Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.